Ako nga pala si Sinyo at inanyayahan ko lahat ng mga tropa natin dyan na nag-run online dati na mag-download ng Yoga Run. Bumisita lamang sa www.yoga-run.com. Break it down. Magiging classic to kesa dun sa unang pagtatapat namin. Puka ng wordplay to tsaka ng mga multi. Kasi style niya yun kaya sabayan ko yun. Mas priority talaga yung health. Hindi ko na masyadong iniisip yung kung meron bang event or makasabak pa rin. Ngayon, since nabigyan ako ng pagkakataon, sulitin na. Take the chance. Gusto ko sana mag-focus sa music muna kasi akala ko hindi na magkakaroon ng battle. Rematch bilang pumasok sa isip ko kasi first time ko talagang makikipag-rematch ngayon sa pagbabattle rap ko. Siyempre nakakagulat kasi Illtimate yun eh, isa sa mga magagaling na rookie. Feel ko mas polished na yung material dito kumpara sa 1 minute per round nung 1 minutes. Angle wise para sa mga bibitawan ko tsaka ano, parang yung style ko pa rin dati na multi tsaka ano, wordplay din. Kaya ano, sabayan ko talaga yung masulat niya, pen game niya. Meron siyang mga jokes. Sigurado titirahin niya yung physical appearance ko or what. And sa tingin ko, dahil nga sa kagrupo din niya si Vitrum, sa tingin ko meron din siyang angulo doon sa debut battle ko kay Vitrum. A-game na Illtimate, sana yung masaksihan ko ngayon. Alam ko matagal na gustong-gusto niya ng lumaban, lalo na ngayon nagkaroon pang pandemic. Kaya asahan ko talaga na malakasan na bitawan niya. C-Quence, higitan natin yung ano, yung rematch na to kumpara doon sa naunang battle. Ang tagal na natin pinangarap to. Ito na yung pagkakataon. Good luck sa ating dalawa. Ka nga! Imahe! FlipTop Second Sight 8. Walang kamatayan to, FlipTop. Unang battle event ng taon sa unang battle lang yung event natin. Pre-recorded audience na hindi namin kasama dito sa venue. Magingay tayo lahat, oh. Yeah. Stay strong, stay safe. Ingat pa rin kayo lahat dyan. Laban pa rin, magtulungan tayo lahat. Sa kanan ko, galing pang Mabalacat at Pampanga, para sa inyo, magingay tayo lahat para kay Illtimate. Yeah. At sa kaliwa naman, galing pang Dasmariñas, Cavite, para sa inyo, magingay tayo lahat para kay C-Quence. Yeah. Ang buhay ay taas baba na parang tito. Tanong ko lang, may lakas pa bang harapin ng paraiso? Paraiso sa likod ng pinto ang nakasarado na sagrado na guardyado at makabago ang kandado at hinahanapan ng daanan at lagusan. Kahit ako ay masaktan, tapakan at galusan. Binuksan ko ang pinto na taos at may lakas, lagusan may dahas. Pagunta sa taas, pag ako siyang pumasok ay tapos ang palabas, palabas. Nanalo ng coin to si Illtimate. Pinili niya mauna si C-Quence. Unang banat, FlipTop 2020. Pahinggan natin, C-Quence. Yo! Ginutom mo ako, Sir Arik. Pero ngayon, salamat pa rin. Walang palalagpasin. Tamang eat all you can. Nandalhin mo ako dito sa Kabalin. Kumusta, Kabalin? Yung last battle natin, ako'y natuto na. Aminado kang talo ka sa akin nun, diba? Damuho ka! Sobrang init daw ng laban, di ako natutuwa kasi sobrang init ng laban lang, hiya na luto na! Kasi panay starter ka na, nag-choke ka pa, nagawa mo pang pala rin. Kaso parang 12 ons lang, di mo magawang ipagmalaki yung battle! Paano? Pag nagra-rap, ang daming cut, pautal-utal ka na repa! Akala ko tuloy yung ini-spit mo, to
nagsula para kay Stella. Ako, panggiyera, pag nagsulat, solid damage. Purely knowledge. Walang bawas ng customs, complete package. At sure hit na angle, itong feeling NBA analyst, solid sawak. Nag-post to sa FB, sabi niya, ang lupit ng Detroit Pistons nung 03, the fuck? Hinadlangan nila yung tripit ng Kobe at Shaq. Ha? Tarantado! Spurs nag-champion nung 03, bangag! Tsaka nakapag-tripit na nun yung Kobe at Shaq. Nagmamagaling. Alam mo, maganda mong gawin? Maglaro ka na lang ng 2K kasi dun ka lang may karir. Kasi sa basketball, wala kang moves. Panay pa cute ka lang il. Saan ka ba naglalaro, ha? Sa court of appeal? May nalalaman pang Luka Doncic. Akala mo malupit sa basketball. Oo, may look ka. Kaso ginamit mo sa pageant, tol. Pageant boy, cosplayer, K-pop, yan ang kanyang mabahong detalye. Kaya palang name niya sa FB is Kevin Glitch kasi malabo imahe. Keyboard gangster pa grabe. Sana matauhan. Akala mo pang street fight, pero in real life panay cover lang. Parang agasunta. Ako tagatusta. Kaya sa akin dagat na gatang apoy, ceasefire na pare. Subukan mo makipagmalaliman, ikaw ay deep fry sa akin. Pag ako nag-cut, big slice na grabe, makakakita kayo ng half scene. Ngayon sinong may ill mind sa atin? Time. Unang banat, Illtimate, pahinggan natin. Basketball reference. Pero sa akin, ikaw ay mapoposter. Yung pinakamaganda niyang angulo ay yung pagtira niya sa aking pagmomodel. Rich, Rosario, sa FlipTop event? Religious effect? Baka mainis lang si Enigma. Rosario, sa FlipTop event? Baka mapitik ka ni Ma'am Ninya. Rich, okay. Usapang super rookie? Assuming ka, bro. Kasi sa conversation, C is waving. Anong tubig ba to? Basta ko'y above sea level. Hindi kahanay tong nyubing bano. Siguradong tatalo. Teka, di ba tinalo na kita? 2 years ago? Mauulit lang to kahit masyadong malayo. Mananatiling game. Coach Mab tong dayo. Panalo in any given place. Pagkat natalo, kanakalo sa sariling grave. Ngayon sa barracks tong maltrato parang PMA. Pero hindi daw siya magre-recycle kay Illtimate. Para impressive at decent ang hain. But be skeptic, sadyang hindi niya ma-amen na sobrang generic ng dating retest niya sa akin ay naging effective sa mga recent mong battles. Alam kong bitter ka after kitang talunin at mauulit lang ang sequence na yan. Nawala lang yung video, pero may mga witness naman. Pwes ang battle na to ay Sly King versus Badang. Pinahiya ka na on cam at dalawang beses na yan. Pero maswerte pa yan. Sa aking choke na matindi, na nasilipas issue, kaya first battle natin pre, naging dikit na 3-2. Pas repeat lang dito. Choke! Pagkasakal ko sa leeg to kill you. Daik pa total lockdown pagkahigpit sa CQ. Kaya mag-review. Sa chinitong ill, mabahala sa singkit. Sige mang asar ka ng incheck ba, halang ng split. First battle, Moises sa C, nang madaan lang sa split. Second battle, social distancing pagkat bawal ang dikit. Namilipit sa sakit, nang nakaraan kung saan tinalo ka bigla. Tatalunin din kita ngayon sa senaryong nilikha ng dati at ngayon. Tila memento lang, di ba? Oo, dalawang version ng sequence sa akin tinapos sa gitna. Itong biktima ng gahibla na para bang nakulang. Pustigok kitil dedo pas lang ni Il, ano pa ba ang kulang? Sobrang patay, pati afterlife mo ay biglang nakunan. At nakabody bag kang nilabas sa sinapupunan. Paano ang banat? Yo! Model-model daw siya. Sige, kausapang itsura ako na may sabit dyan. Kasi karisma mo, pang-akit lang. Karisma ko, pang-battle rap. Tsaka, yo, yung battle niya kay Jami, kanyang nasabi na siya daw ay advanced writing.
Kaso aking na-sight ill na yung pagiging advance mo di na writing. Kasi nung tryouts, written na si ill. Pero sige, dis mo ko, tulad ng ginawa mo kay Vit. Kasi 2015 pa lang, nag-tryouts na si Sik. Di baling maging Al James Lexus at RJ sa pag-repeat, at least pumasa kami ni Vit nang di gumagamit pa ng cheat. Kasi advance yang ill. Kaya pag dehado sa battle, matik alam na. Intro niyan, pasensya na, busy lang, di gaanong nakapaghanda. Supot naman dirigma, imbis na patalimin yung sandata para palag na, inuna niya pa ang palakasin yung kalasag niya. Bakla! Kaya pala sa battle nila ni Michael Joe, intro nito, reason din po. Siya na nga yung Mike, ikaw pa yung panay, excuse me po. Baka may excuse din to. Di mo ko maiisahan sa iyong mga kamaliang nasita. Subukan mong humirit ng advance sa akin, babalian na kita. At isa pa, naalala ko yung linya mong, di ako tulad ni Sinyo, di ako nagpapasanib. Eh yung mga estilo mong ginamit, halatang sa iba't ibang MC mo na dagit. Anak ng puta, galing sa iba't ibang moda ito naging bunga. Pero sa ganyang estilo mo, di na rin naman ako nagduda. Ganyan talaga si Kuya Kebs, nangunguha. Kasi may sack, tong amats medyo tipsy ka na pards. Michael Scofield pa sa bars, merong blueprint to ng tats. Baka may lanseta ka dyan, saksakin mo ako sa Gedli. Naging ill lang naman dahil may influenza mga MC. Kasi nakaw mong style, kakaumay, sa akin makukuha mo ay agaw buhay. Kasi kapag ako nag-ulti, di lang basta magarbo na multi. Halimaw sa laman, katawan na may QB. Kaya sick versus ill, dapat lang to na masuri. Kaya pagka-upload ng battle na to, paki-review na lang loony. Time. Paano ang banat? Oo, ikaw ay tryouts repeater. Mas madalas ka pang magpoy kesa pyro-ethnic dance. Di ka flip the rookie boy, ikaw ay tryouts veteran. Ako'y napatakip ng pandinig dahil pang-asarang bata ka, Repa. Simulan na natin ng banat sapagkat ako ay napahawak sa tenga. Sa style at height ako rerekta. Itong wannabe, abra na si ni walang hinaharap kahit magsikap yan. Alam kong tinitingala mo si Abra. Literal, di lang basta bilang fan. Kung yung toilet bowl ni Abra may hagdan pa, mismatch yan. Si C may isang hagdan sa kadabaytang ng isang hagdan. Tanginang yan. Alam kong paborito ka ni Sinyo dahil sa kakulitan mo. Feeling angat between agad ng kuminang to. Pero hindi ka star. Baka starch pag pinulbus ko yung kakornihan mo. Tung bulilit na payaso sa akin, bulilyaso. Mabubuli lang to, Kesyo. Sabihin, walang maliit na hindi nakakapuwin mga words na nirecall. E dumi ka lang sa paningin ng mata pobreng edgitol. Pagkat yung compliment sa maliit ay may words na termino. Kaya anong small but terrible? Baka small and terrible. Shit, pandak, duwende, liit, in English, petit. Ano, Quince? Savage na ba? Anong eribat mo, Quince? Cute ka? Kasi may advantage ka pa? Or normal lang sa Pinas yung height mo? Quince, hindi yan. Acknowledge ta nga, kaya ka nga may C minus Quince kasi below average ka nga. Si C na sorpresa sa pangmasang handa. Teka, sinas, sorpresa, pangmasang handa, politics na halo. Gusto ko lang sana height jokes na manggigipit ang kaso, selective justice. At ikay na sa piitan, Carlo, ito ay bara para lamang sa maliit na tao. Pinag-iisipan, style cash ka masyado. Kasi pinag-iisipan, laban sa nakakatanga. Pwesto tong punchline ko sa comedian, ewan ko lang kung maka-stand up ka pa sa body shot, uppercut, ang nakamit na nagpapatawa. Tinapatan ko lang ang jokes mo na masakit sa tiyan at panga. Tiyan at panga. Shit. Pasensya na sa choke. Sobrang petiks, teka. Di ba pa nagpabaya ang may sakit?
Di ba't mas deadly repa? Mas ngayon nagkalat ng ildal ako ay epidemya! Walang pake! Walang pake! Kung sinong gustong umiwas o mahawa, basta lahat tabi. Hain ko, malutong at malasa laban sa nagbabawi. Hirap magigante, pagkat pandak ka pre, binigyan ka lang ng ill for your growth. Ito'y lagnat laki! Uling panat, sequence, pahinggan natin. Height jokes na naman. Wala na bang ibang diss dyan? Sige, ikaw na lamang sa wingspan o rich man, ako pa rin magsisilbing Joaquin Montes sa mga katulad mong big man! Tapos kinukumpara pa ako kay Sinyo, hindi ko na ipagpipilitan pa to. Siya na nga yung hit ledger na liga na to, ako naman yung Joaquin Phoenix ng era na to. Yo! Nilait niya si XT sa pagiging mahina sa babae. At least seryoso. Palibasa madiskarte sa babae, kaso wala na siyang respeto. Kasi gawain mo il, tamang post din ng open relationship kapag boring. Tapos pag may na-fall, shit, tamang close din, umaasta pang soulmate palibasa magaling sa ghosting. At ma-recall din, yung mga relasyon mo dati, pare miserable. Paano? Simpleng away lang ginagawa mo pang debate. Ikaw na daw si Mr. Right. Yan ang sabi ng mga dati mong babae. Oo, ikaw si Mr. Right. Kasi gusto mo, tama ka palagi. Tapos laging sinasabi na yung mga chicks niya daw panalo. Tarantado! Eh bakit gusto mo makipagtalo? Pero panalo, si Diane Bernardine na kanya daw minamahal. Nakita na daw niya yung future niya. Ulul! Nasilaw ka lang sa hinaharap. Di lang halata kasi gwapo siya. Pero di nila alam manyakol ka. Panaybuk ang bibig mo kay Dayan, hindi mo naman napabuka. Kasi si off-shoulder na turn off sa mga balak mong maitim. Kasi pag kinakausap mo siya ill, parang may subtitle kada scene kasi sa baba ka lagi nakatingin. Kunwaring romantic pero ang gusto romansa. Dahil sa kalawakan, nakaramdam na siya ng nasa. Kaso ang makaisa, di ka nabigyan ng pag-asa. Tablado kay Dayan, parang si Plasma. Karma! Kasi sa ganyang ugali na sana ito. Tsaka, yung mga matitinong babae, wag mo nang idamay tol sa galit mo sa nanay mo. Nanay mo na naman ba? Pucha, ba't nasali? Sobra kasing party goer ng yung mami, active hanggang third party. At sadly, nawalan na ng mama, namatayan pa ng lola. Pucha, nakakapanghina! Sana sumunod na yung tatay mong pabida, pati yung kapatid mo na baklita, hanggang sa maging ABS-CBN ka na diba't paubos na yung kapamilya! Reality hurts! Pira-piraso, pagkat naiwang sira-sira. Ramdam mo katapusan, pagkat wala kang pamilya, di magiba! Time! Uling banat, pahinggan natin, Illtimate. Dinamay pa si off-shoulder. Mag-ingat ka bago. Matanggalan ka ng chips at ng rango pag yung balikat naglaho. Ang araw sa sea ay lulubog na pag naglaon. Tila nagmeryenda ka ngayong napasubot na palamon. Nagdidilim na ba? Tipong gusto ng manghamon. Ayoko sanang palakihin to. Pero matutulog ka ng hapon. Mga suntok na itinapon. Puro rich. Malasapak ni Lupi bro. Walang laman sa battle. Parang props ni Unico. Pagkat nakumpara kay Abra. Nakumpara kay Abra. Pagkat batak sa multi to. Pesa ko ang trobador. Sa pagka Bruce Lee mo. Itong sis sa Manila. Binasura sa harap ng publiko. Gulpis sa matangkad. Kahit pandak yan ang aabutin mo. Pagkat nakita ko hinaharap. At sisi, sadyang nahuli to. Oo, nagsisisisi at yan ang naforce ko. Pagkat sobrang toxic mo. Imbis na tanggapin ng malugod ng pagkatalo, ABS-CBN sa korte, may nagpapalusot na Carlo. Kesyo, busy daw sa work kusan nakatutok siya masyado. Mas tutumba ka sa job ko. Yun ang sub-sub sa trabaho. Nang matuto at magbago. Kung hindi,
manatili ka sa amateur. Yun ang consequence, and that's the truth na may kasamang consequence pagkat walang prosa yung moves, puro consequence. Pag kinontra kita, dud, ako ang consequence! So intense. Itong bantay sarado na CQ. Sorry, wa epic. Electrifying balintik porkit sa poste na dikit. Sabay dakdak ko sa harap ng magka-poster tong event! Sabay daing lang sa CQ San Juan hostage incident! At di mo gets yung reference. Pagkat ako si Illtimate, pasyente ni Enigma, nagpapagaling sa ligang to. First two battles na iset na. Vit at C ni Reseta, vitamin C, resistensya, pero hindi kinaya ang L na to. Kaya bitch, takbo! Kabitenyong Cebuano at ang pangatao na bisdak, kapamilya mo iyak sa pres, sa pres at amo na sindak. Double barrel shot tong probinsyano na ligwak, nagtapos sa dos, saktong Carlo Katigbak. Time. Time, flip top magigay para sa laban na yun, no? Second side 8, Illtimate vs. C-Quence. Maging ayos pang beses para sa kanilang pareho. Yeah. Ang boto ng hurado, 3-2. Maging ayos para kay C-Quence. Yeah. Shout out sa mga bossing ko dyan, si Reginald Aguillon, tsaka si Brian Gonzalez, Nelson Trinidad, tsaka Ernesto Bromuela. At shout out sulit sa kanilang pareho at trilogy match na nila ito. Pangatlong beses na nilang ganun, nag-arap. Illtimate. Shoutout kay, kay Calm. Yun ang music. Judges tayo. Yo, parang Elvis, ang binoto ko si C-Quence. Sobrang dikit lang nung laban nila. Round 1, binigay ko ay C-Quence. Tapos bumawi si Illtimate sa round 2. Doon sila nagkatalo sa round 3. C-Quence ang binoto ko. Yun, Jonas nga pala. Binoto ko si C-Quence kasi sa round 1, sobrang linis nung ginawa niya, tsaka yung delivery niya. Sobrang intense, tsaka solid din yun. Tapos round 2 nakuha ni Illtimate kasi yung sa fake choke niya, napakagaling nung pagkakasetup nun. Tsaka yung mga ibang lines niya, solid din. Yung round 3 nga lang, parang sobrang nagustuhan ko yung personals na ginawa ni, ano, ni C-Quence kasi parang nagrebat pa si Illtimate dun sa off-shoulder na babae. Kaya nagustuhan ko yung, ano, yung setup na yun. Yo, one days, binuto ko si Illtimate. Sa 1, wala si C-Quence dun. Nakakuha niya yun para sa akin yung one. Sa round 2, kay Illtimate, yung fake choke niya, di nakalata talaga pero sobrang lakas nun. Sa round 3, nanibago lang talaga kasi dikit, may angulo si C-Quence na sa pamilya. Sa 3 ni Illtimate, mas lumamang sa akin yung burst pa din ni Illtimate. Kaya Illtimate ako. Yo, Bagsik Archive. Binoto ko si Illtimate. Dikit lang pero 2-1 Illtimate sa akin. Yo, Lipcram. Binoto ko si C-Quence. Yung unang round para sa akin, nakuha ni C-Quence yun. At yung 1-2 naman, yung 2 naman, parang balance lang sila eh. Sa round 3, ay yung pinakadikit na round para sa akin. Pero binigay ko pa rin kay C-Quence ng konti. Swak na swak yung personals niya. At yung kay Illtimate naman, nagkaroon siya ng mga problema sa performance. Nagkaroon siya ng mga stumbles. At yun lang po. Solid nung battle, sobrang galing ni C-Quence, yung angles niya, yung pen game, yung jokes. Pinagandaan niya tong battle na to. Medyo disappointing lang sa part ko kasi nagkaroon ako ng mga konting stumbles. Ayun, balik lang sa trabaho, pero try kong mag-release ng track. Meron kami mga niluluto ngayon. Ayun, habang-abang lang. kung may mga nanonood man sa akin, ayun. Salamat sa pag-appreciate nyo sa ginagawa ko. At ayun, nasa umpisa pa lang naman ako, pas lalo pang pagbubutihan. Salamat. Ayun, malakas na battle guy, malakas na battle ni Illtimate. Dikit yung laban eh. Expected ko na talaga na ganun yung mga pen game niya. Balik ako sa trabaho. Sundot ng music kung kaya pa. Kung may nanonood man, patuloy lang na sumuporta. Gagalingan ko pa sa mga susunod kong laban. Salamat sa support niyo.